regional director sa Caraga Region. Okay. Sige. Salamat, Attorney Mark. Natay, bisita ka naman. Pasa di pa ang bisita. Kini for educational purposes lang, Attorney, no? Base lang sa balaod. Kini bang mga reklamo nga isang at nato like sa Sanggunian, sa SP, nga anonymous letter siya, walay perma, nga gireklamo ang usa ka barangay nga mauna-mauna, ang anonymous letter, pwede ba nahimuong basihan sa konseho nga mag-conduct o hearing investigation, ipatawag ang mga gireklamo, Attorney, nga wa may perma kinsay na nagreklamo, allegation lang nga pwede? Pwede na, pero ang pautana, bugat ba? Mm. Okay, kung may kag ng hearsay mo kasama ramit, musulit na complain, na magay nisuhat mo sa itong batang balaod that you have the right to meet face to face with your with the witnesses against you. Okay. Right na nimo to cross examine. Mm. Kung saan nimo pag cross examine ang tao ni reklamo nimo kung espiritu ang nisuhat niya dito. Mm. Diba? Kung complaint, yes. Mga letter ng mga secret letters, pwede. But pautana, bukat ba? Ang pangutana, pwede ba magamit na ebidensya na? Pwede ba magamit na probable cause? Kay under the law, under the due process, you have the right to cross-examine the complainant and the witnesses that they may produce against you. Kung saan mo pa cross-examine kung espiritu na siya? Dali. So, ang pangutana ni mo kasama Mermel, pwede ba nila ati manon? Yes, pwede. Pero ang pangutana, hatagad ba nila ang kabugaton? Dili. So, ilang hatagad kabugaton, that is grave abuse of discretion. Kung hatagad gibugaton, abuso na na. Kung abuso, in the first place, violation sa due process. At principle of due process na kay katungod na imong imit ang imong komplainan, na kay katungod na imong i-cross-examine ang imong komplainan. Kung di, di na pwede. Kay ang kanamagong sanggunian panglungsod, they are not only lawmaking, maghimo ka ng mga ordinansa. Nasa sila yung quasi-judicial function. Kaya pag-disiplina ang mga barangay captain, mga barangay kagawad. Yes, I think last election mati ito na... Na-suspend. Okay. I barangay captain ang suspend. O na, nasa sila authority, ano man yung itawag quasi-judicial function of the sangguniang panglungsod. Ang ilang quasi-judicial function, yes, na-slay quasi-judicial function, but na-limit anan ina quasi-judicial function. Unsa may limit? Atong batakang balaod. Unsa na kasuot sa atong batakang balaod? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Unsa pa due process of law? Hatagan nimo og pagkataon o hatagan nimo og opportunity ang kanang gireklamo na i-meet ang iyang reklamo, i-cross-examine ang iyang reklamo. Kuwa na, but was what here, say? So kung anonymous lang, i-outright ba na og meaning ibasura sa konsiyo? Wala man ni basihan, di nato ni itrit? Discretion. Discretion sa sanggunian. Pwede gyapon niya na pwede gyapon ipatubag. Pero mas maayo na pwede i-outright nila or pwede patubagon. Patubagon itong gireklamo. Pagka magpatubag, of course, definitely, ma-dismiss niya po na in the very first place, violation sa due process. Okay. Di man, wa man na cross-examine itong nireklamo, di man to verified, di man to under oath. Wala na siya. Okay. So, kinahanglan kung magreklamo, it must be verified complaint, no, Attorney? Yes, verified and under oath. Okay. Salamat sa maong clarifications, no, for educational purposes, labo taning mga anonymous sa letter kay posible nang pagpandaot lang pod. Posible pagpandaot, pwede gamiton sa pamulitika kay kalabas politika kay di man ato ma-deny kasama ng Ramil na kanasangguni ang panglungsod sa Butuan o sa Agusan o sa nang probinsya diha. Politika man. Di man ta mo tuwa na nila na mga huwis na sila. Kay ang huwis, lahi ang huwis o pangutok ug lahi ang politiko na pangutok. Okay. O kana sila, di man to ma-deny na kana mga konsehal sa Butuan, apil ang vice mayor, politiko man sila. If they are political, they think as a politician. Not as judge. They don't expect na ng ilang pangunahuna, ang ilang pangutok, huwis, dili. So, politika. So, may depend siya sa utok sa Osaka huwis o utok sa Osaka politiko. Ay, kayo. Ang huwis, they only decide based on law, based on evidence,
based on jurisprudence. Mm. Ang kanilang mga politiko, can you expect them to decide based on law? Mm. Based on evidence? Dili. Mm. Definitely, pwede. Maybe 10%, 20% based on law, based on evidence. But the 80% is based on the political pressure. So, kung ako'y mag-congressman na doon eh, akong i-amin yung balao, dili na dapat mag-function ang mga politiko o mga quasi-judicial nga mga investigation? Wao na sa ila? Oh, pwede na. Kay, di kita mag-expect na kanang mga politiko, they will act as a judge. Di kita mag-itabo. Mm. Pero ito, nakitabo sa una, ito eleksyon sa una, ito, oh, ito mga kapitan nang suspend. Mm. O ano suspend man ito? Dito, di ka na tungkol sa ilang mga sala. Di, no. Ito, politika to. Politika. Ima ito na ma-deny. Mm. Kay, kung kasabu, kung kaoban sa partido, ah, bahalag the house ayop, dahil mga piyong-piyong lang, piyong-piyong. Piyong-piyong lang. Diba? Mm. Pero kung kalaban, gamay lang sayop, ala, suspended na yun. Oo. Diba na? Tungod na na, kay ang mga politiko, don't expect that a politician will act or will think like a judge. Di gina mahitabo. In the first place, they are not lawyers. First, they are not lawyers. Oh, they don't know mga jurisprudence, iskra, or court decision, di ba? They are not lawyers. Number one, they are not lawyers. Mm. Number two, majority, if not all, of the sanggunian are scholars. Scholars, oh. Yung si scholar, din scholar sa eskwela ka din, ha? Scholar, but masabot, paid for by. Oh, nahimo nag konsihal, nahimo nag unsa diha sila na mga posisyon tungod na sa usa ka politiko na nagsuporta sa ila. Mm. Una gitawag political scholars. Mm. Una tigitawag educational scholars kay mga bright na. Moro ni mga scholars nga they are not learned person. Ah, dili. Anang mga legally politiko, learned, no? Kagaran ha, I'm not saying tanan, pero I'm sure majority sa mga konsihal, mga sangguni ang bayan, mga board member, unsa pa na diha, even the vice mayor, vice governor, majority if not all sa tibuok Pilipinas, ako isulti butuan lang tibuok Pilipinas, majority are political scholars. Correct, Gil Attorney, no? Sakit na pero tinuod. ako opinion na ako diha, opinion ini opinion sa ilang masuko pod ug maigo. Ah, di mo kasuko diha kay kini ang isulti, reality man ni. Tama kay tuod ka kanang mga konsehal. Ato yung butuan. Tuod ka kanang mga konsehal butuan. Himo nila konsehal tungod may laki sila. Tungod kay naaslay gugmas katawhan, wala. Naaslay advokasya. Just tungod sila advokasya, dili. Tungod kay nasuos sila sa usa ka payong na dako na partido. Oo, na sa guard. And not only butuan, di buok Pilipinas sinanana. Pero napo no in fairness ha, sa to mga konsehal. Naman po yung na nila nga dunay agi na nakatabang po sa mga tao. Pero, pero nagi uban ng mga scholar gyud. Di uban majority. Majority. Pero nay pipila nga nagi mga advocacy, personal advocacies nila sa pagtabang. Na siya na may abogado diha, nay mga base sa ilang advocacy, base ilang prinsipyo. Na siya na ito lang ba? Unsa isulti sa mayor, unsa isulti sa gobernador, ala dere ka. Dito ka. Mo na you cannot expect a politician to act like a judge. Lahig yun sila pamuto. Lahig yun. They become politicians by accident, not by their accomplishment, their educational background, their experience, but accidentally, they became politicians. Muna siya. Sige. Salamat kay Basigma. Ito, opinion ako na kung masuko mo. Basigma, patawag tani sa Sanggunian, attorney. Ay, okay. Naamapog ka mo ato ba? Ha? Opinion naman ano? Di lang nila ikasakit ang maong opinion ni mo. Direkta. Basta tayo ipanganlan. No? O, general man to ha. Not only local, but Luzon, Visayas, Mindanao to. Ng observation. Which is tinood yun, no? Majority tinood. Doon natin bisita ka ng buntaga, ma'am. Paduol sa microphone, ma'am. Si Kwanay, inahag anak ni.